po, gusto ko po i-share sa inyo kung paano ko gumagawa ng cash on delivery sa aking online selling dito sa Taiwan. Para sa mga baguhan, para madali kayong matuto, ito ang guidelines. So, kailangan, meron kayong sariling account sa post office kasi doon nila ipapasok yung pera na pagbibilan nyo doon sa sinend nyong item. So, ito yung ginagamit natin pagka COD itong form na to. Kulay pink. So, halimbawa, meron tayong pa-order. Ganito. Yan, galing sa reseller. So, ayan yung address at saka information ng buyer. So, ang gagawin natin, uunahin natin yung information natin dito sa taas, tayong mga online seller. Ito naman, information ng buyer sa baba. So, una, yung address natin. Ito. Saan yung sulat ko? Paano ito magsulat? Si number 19. Tapos dito, yung account name. Kung ano yung pangalan yung nakalagay dun sa passbook nyo. Kung ano yung aplido, aplido yung una. So, ang gagawin, ginagawa ko kasi, sinusulat ko pati Chinese name ko. Ganito yung Chinese name ko. Kasi meron akong Chinese name sa tapos, yung pangalan ko. Yan ang yan. Tapos yung account number natin. Halimbawa, kung ano yung account number nyo, lagyan nyo lang dito. Porting numbers yan. Tapos ngayon, dito yung information ng buyer. Halimbawa, ito, meron tayong isang buyer. Ito. So, ito yung information niya. Ayan. Meron siyang English at Chinese. So, unahin natin yung English. Kasi yun yung mas madaling sulat para sa ating mga baguhan. So, dito yung address mauuna. Lagyan mo natin yung postal code niya. 640. So, address niya, sulat natin. So, yung pangalan niya, hindi ko sumayon. Okay lang naman kahit yung pangalan lang or yung aplido lang kasi hindi naman yung titingnan masyado. Tapos, yung number niya dito. Tapos, dito yung amount. Na kayo maglalagay ng koma kasi minsan namamali sila ng tingin. So, dito kung ano ipinadala nyo, lagyan na lang natin vitamins. Hindi naman, in general lang naman, hindi naman kailangan specific. Tapos dito, yung written amount. 1,000. Minsan kasi, okay lang English, pero karaniwan, hinihingi nila Chinese pa rin. So, sa pagkabaguhan kayo, pwede nyo nang i-blank to. Tapos pagdating dun sa post office, sila na yung nagsusulat. Minsan naman, merong ano doon, volunteer, pwede nyo pasulat yung amount. Ito. Eh, dahil hindi naman, dito sa post office namin, dito matanggap ng English, sinusulat ko Chinese. Ganyan. Tapos dito, pipirma kayo. Yan, ganyan lang kadali. Tapos, send nyo na.
Yung meron man sila mga plastic, depende sa laki at depende sa timbang yung shipping. Shipping. Ngayon naman, tuturo ko sa inyo yung Chinese. Kasi mas gusto nila yung Chinese. So, ganun din. Dito yung postal code. Natuto lang ako mag-Chinese, magsulat ng Chinese. Araw-araw kasi akong gumagawa. Pinag-aralan ko na lang talaga. Pero, sulat lang. Hindi pa nababasa. So, dito yung address natin. Number natin. Tapos yung account name. So, yung account name, talagang obligado yung account name mo. Okay lang walang Chinese, hindi nyo kaya. Mahalaga yung English nyo, nababasa. Ito namang address nung ano dahil may Chinese siya. Kayahin lang natin. Kaya mo yan. Madali lang naman. Sa una lang mahirap. Lahat naman ng bagay. So, postal code. Tapos sa Yunlin siya. Dahil may English, nababasa ko naman. Ganyan lang. Ano yung nakikita nyo? Gaya-gaya, putumaya lang. Mabilis na ako kasi dati naman na akong gumagawa. So, pangit na pangit. Nababasa naman ng mga Chinese. So, okay lang. Swerte kayo kung meron kayong matatagpuan na tagasulat or tutulong sa inyong volunteer sa post office. Pero, syempre, pagbago, nas prepared natin yung English. Pero iba kasi, ayaw talaga nila ng English. Gusto nila puro Chinese. Kaya, nag-aral ako magsulat ng Chinese. So, yung pangalan niya. Yung number niya. Tapos, yung amount. Dito rin. Same lang. Yung dito, okay lang na yan. Laging English. Tapos dito, yung Chinese amount. 1,200. Yan, ganyan lang naman kapilis. So, yan. Okay na siya. Pwede kayong magsulat ng English. Pwede rin Chinese. Sana po makatulong ito sa mga baguhan na gusto rin kumita tulad ko at magkaroon ng ekstrang pagkakakitaan dito sa Taiwan. Magandang araw po sa inyo lahat. Mag-subscribe po sana kayo at i-like nyo ang aking video kung nagustuhan nyo. At ipakishare na rin po. Maraming salamat. Thank you for watching.